对的呀。Kanin siya ang pao, ano, gina-charge na yung kailangan niya riyan. Kusog mong gina-charge ito. Charge ito pa ron. Ah, may riyan, kusog kayo, diyan, diyan, tanugod to. Das gis pa lang, puti. Dito sa tong kuha ni Jack? Ano, may din? Oo. O nga, ito. Dito mo, i-scan face pa kanyari. Yun, isang magandang umaga sa atin lahat mga ka-channel. Welcome ulit sa ating munting YouTube channel. Ngayong araw ay habang maaga pa ay mamamana tayo. Sa episode na to mga ka-channel ay meron tayong mga pagbabago sa gagawin natin na vlog ngayong araw ay medyo mamamana kami ng pangkilaw dahil magbabanding kami, magpapamilya. Yun nga lang, kulang pa yung pamilya namin. So may kasamang pagmi-meeting din to yung gagawin namin ngayong araw. At yan, kasama natin ngayong araw ay si Papa Tonyo pati si Maki na kuya ni Joy Adventure. Yan, sobrang ganda ng panahon at kalmada ngayong araw. Nandito na kami sa ano, malapit lang kami dahil di kami pwede pumunta na malayo at malabo pa. Dito rin na naglag yung ano ni ano, kaibigan. Sana matsampahan natin, madaanan.
Unang isda na hinahanap natin sa araw na ito, mga ka-channel, ay lapu-lapo. Ang lapu-lapo kasi ay number one na masarap sa kinilaw. Wala talagang kamalay-malay ang lapu-lapo na ito, mga ka-channel, nung pagbaba natin. Ayan, tumagilid kunti. Kaya, boom, sa pool, walang kawala. Unang isda natin sa araw na to ay unicorn fish o surahan. Ang surahan, mga ka-channel, ay di natin nakunan ng video nang dahil di pala natin na-play yung GoPro. Sayang talaga yung time na yon na makuna natin siya ng cam. Nga lang ay medyo habang tumatagal, tumatanda na tayo, nakakalimot na. Siguradong masarap naman yung kainan natin sa araw na ito, mga ka-channel. Bula-bula bibig na naman ito ngayon. Thank you.
Dito sa lugar na to mga ka-channel ay nakita ko ang dalagang bukid na bilog o sulit kung tawagin. Ayan, nagkakawan mga ka-channel. Minsan kasi para silang mga maliliit na isda na lumulutang, kaya pag nakita ng nagapambungbong ay binabato agad. At dito sa tapat ng malaking bato na to mga ka-channel ay mayroon tayong nakitang bagangan. O ano bang tawag nila dito? Ang tawag kasi ng iba dito ay Buffalo Emperor. Yan mga ka-channel, at pinasimplihan ko siya dito sa spot na to. Medyo may kalaliman ang lugar na to mga ka-channel, kaya nag-ipon muna tayo ng hangin upang maging successful yung pagsisid natin para makuha natin ang bagangan na nakita natin dito sa lugar na to, para mayroon din namang pang-ulam yung ating bisita na galing Maynila, na pinsan ni Mama, si Nanay Amy at si Kuya Tony, at kasama din nila yung kapatid ni Nanay Amy na si Kuya Tony, at kanilang mga pamangkin na si Jimboy at si Jomar. Habang papalapit tayo sa bato mga ka-channel, napansin ko na dito sana siya sa may labas. At nung napansin niya na nasa baba na tayo ay tumago. Kaya dito sinilip ko. Natrap naman siya mga ka-channel. Nung mapansin ko na di siya makalabas, pinira ko na. Boom! Sa pool mga ka-channel. Sobrang ganda ng tama, kaya siniguro ko na talaga na, at yun nga lang, nag-stuck sa ilalim. Medyo kinapos tayo at umangat muna upang makapag-ipon ng hangin para hindi tayo mapagod. Nice. May pang-ulam na rin tayo sa araw nito. Medyo may katagalan din bago natin nakuha ang isda na to mga channel. At alam nyo ba na ang ganito kalalim ay di basta-basta ang sisirin, dahil kapag napapagod ka, maiiwan mo na lang ang iyong pana. Kaya para masigurado mo talaga na makukuha mo at sayong-sayo na talaga yung isda, ay bago ka dumive, magparelax muna sa taas habang napapagod. At syempre, para hindi ka rin magiging mahina sa bawat pagdive mo, at iwas na rin sa disgrasya, ang tinatawag nila ay, ewan ko ba kay Joy kung anong tawag doon. Yo mga ka-channel, balikan natin siya dito sa ilalim, at di na natin masyado makita dahil sa sobrang galaw niya, lumabo yung dagat. Ayan o. Di ko siya makita mga ka-channel dahil kung saan siya tumatago. At alam nyo ba na sa katagalan ay napapagod na tayo. Pinahirapan talaga ako ng isda na ito mga ka-channel. Matagal din natin siya nakuha para maging atin talaga. At ang ginawa ko, hinanapan ko talaga siya ng paraan para makuha natin yung isda na bagangan kung tawagin dito sa amin. At ang bagangan mga ka-channel ay pambihira mo lang makukuha, dahil ang bagangan kasi ay napakailap na isda. Thank you.
yun mga ka-channel, at nahanapan din natin ang paraan para matanggal natin siya sa pag-i-stack niya doon sa ilalim ng bato. Ang ginawa ko ay tinanggal ko muna yung monoline dito sa bungee natin para ipalusot na lang dito sa bandang side na to, dahil mas madali sigurong ipalabas yung isda dito sa side. Kaya ang ginawa ko mga ka-channel, tinanggal ko muna. Ayan. Sana hindi umalis yung isda mga ka-channel, baka mamaya kasi ay biglang pumiglas at madala yung panan natin. Mahirap na. Ang ginawa ko ay tinanggal ko muna ang clip ng aking buya upang nang sa ganun na sa pagsisid natin na makita natin yung isda sa kabila ay hindi tayo mahirapan. Saktong-sakto talaga mga ka-channel pag dive natin, na nung malapit na tayo dito sa bato ay biglang may isdang lumabo o gumalaw sa bandang side ng bato. Tamang-tama mga ka-channel ang pagsilip ko. Ayun, kitang-kita ko yung isda at nadali rin natin. Ayun oh, muntik na palang lumusot mga ka-channel, kaya minamadali ko siyang hawakan. Buti na lang mga ka-channel, hinang-hina na siya. Kaya, boom! Sa atin na talaga to. Ayos! Ang laki! May pang-ulam na rin yung bisita natin. Thank you. Tuwang-tuwa yung bisita natin mga ka-channel nung pagdating natin na ayun, mayroon tayong pangregalo para sa kanila. Ilang beses na rin kami pabalik-balik sa spot na ito mga ka-channel, pero ito talaga ang pagkakataon na may nakita sana tayo ditong luba sa spot na ito, kaya nagpahinga tayo saglit at sinilip dito sa bato na pinagtataguan ng luba. Nung silipin nga lang natin mga ka-channel at nakita ko na ang tinataguan pala ng luba na ito ay napakahirap, kaya di natin siya makuha. Ang luba kasi ay tumatago talaga sa mga bato kung saan mahirap yung butas.
medyo may kalaliman yung lugar na to mga ka-channel, at sa spot na to ay ayan, nung pagbaba na natin inilawan ko siya, sobrang hirap talaga ng butas, ayan no. Kaya kapag may nakita kang luba sa ganitong lugar, di mo basta-basta makukuha dahil napakahirap ng mga butas. Parang building mga ka-channel, kahit may light ka pa nito, wala kang magagawa. Medyo may kahirapan nga ang butas mga ka-channel, kaya iniwan ko na lang, at baka sakali sa susunod na pagbalik natin ay nasa labas na siya. Dito sa spot na to mga ka-channel ay mayroon akong nakita na tumago dito sa tanggapa na to ang surahan, kaya binaba ko siya at hinanap. Di naman masyadong kalaliman ang lugar na to mga ka-channel, pero medyo may kalabuan nga lang ang dagat sa lugar na to. At yan, sinilip ko dito sa side na to, lumipat yun, umikot. Nakita na rin natin yung surahan na target natin. Medyo may kahirapan yung sistema at ang pisto niya. Kahit ganito lang, napakahirap tirahin. Kaya nung tinira natin ay titinamaan. Ayun, no? Boom! Sayang mga ka-channel, di sana umalis yung surahan, di nga lang tinamaan. Bigla na lang bumulusok ang ganito kakapal na matambaka mga ka-channel nang makita ko sila, na para bang buhangin ng dami na binuhos dito sa taas ng dagat. At sinubukan ko na babain dito sa tapat nila. At eto, sa bawat paligid na nakikita ng ating camera ay puro matambaka. Yan. Grabe mga ka-channel, sobrang kapal. Ayan. Ang matambaka nga lang mga channel ay di natin makukuha sa ganitong klaseng pana na gamit natin, dahil hindi sila matatamaan. Napakailap ng matambaka. Sobrang dami ng matambaka na ito mga channel. Ayan, kung napapansin po natin ay napakakapal, halos paikot sa tapat natin. Grabe. Parang guno ang dami nila. Napakaamon nila mga ka-channel. Sobrang dami yan. Halos yun sa may buhangin na yun ay puro pa rin yung matambaka. Yan. Grabe. Nag-i-introduce talaga sila. Ang mga matambaka na ito mga ka-channel ay umakyat dito sa kababawan upang mangitlog. Medyo may kalaliman ng spot na to mga ka-channel, nang makita ko ang Manilano na to, sinundan ko agad siya upang matira. Napakakulit talaga ng isda na to mga ka-channel. Habang sumisisi tayo ay yan, nagpapapansin, laging nasa tapat ng kamera. Ang isda na to ay tinatawag na bad loon. Sayang yung Manilano na yung mga ka-channel, biglang pumiglas papuntang malalim. Hindi na natin maabutan yun, kaya babay na lang sa'yo Manila noon. At habang lumalangoy tayo papunta ng kababawan mga ka-channel ay nakita ko ang lapu-lapu na to nakaharap sa atin. Ayan, pinasimplehan natin, yung nga lang ay napakailap, kaya iniwan tayo. Sayang, pagkilaw na sana to.
Yan, nakaahon na tayo at ang huli natin ay isang... Habang pa lang tayo papunta ng tabi mga ka-channel, ay dito na ako dumaan sa mababaw dahil medyo may kapagura na rin. Malayo yung nalangoy natin sa araw na to. Dahil naghahanap tayo ng isda na pang-ulam sa ating mga kasama. Naliligo kami dito sa likod ng isla para naman at minsan ay magbanyi. Gutanga. Yeah, mga ka-channel, nagkakatuwa na yung mga kasama natin. Yung iba ay nagluluto o ano pang ginagawa nila. Sobrang linaw ng dagat dito sa Virgin Beach na to, mga ka-channel. At napakalinis. At syempre, yung huli natin ay hindi pa rin natupad yung pangarap natin na mag-anak ng tangigi. Tinawa na pa rin tayo ng tangigi, mga ka-channel. At yung mga kasama namin na nagpipigli tayo na dyan sa likod. Kaya tara, sinundo ko na si Maki Adventure dahil makapagod na si Madiscarding Maki. Hello. Hi, Bo. Asa man ni? Dako lang dilan. Unya na lang natuaon kay na may kuan. May na may ni tinuwa, wa na maabot. Ang sukarang masubak. Ano na ni? Sugba na lang anyo. Wow, kadaghan sa turahan. Turahan og gyud. Lan dai ka kamo tingkahoy sa anyo nante. Oh. Oy kuan dinho kuy dato. Dahon sa yun. Ay, hato plastic ka bumura de ba de to. Ay una ade ito. Na lang hato. Hi. Kamo tuto. Dindin. Ko pa lang dinlen. Mm, sino ni? Ano gay man to? Okay. Pusinira sa puto. Hi. Labo. Sino ni mo? Salang.